matapos ang EDSA Revolution noong 1986 at maibalik ang malayang pagpapahayag. Hayop ka! Bakit mo ko iniwan doon? Ni hindi mo man lang ako pinagtanggol! Ang mga nasabik na manunulat at direktor muling gumawa ng mga palabas na hindi maaaring gawin noong panahon ng martial law. Not no, huh? Actually, gumagawa ko ng hot cake. Gusto mo? Hot cake? Oo. Mas naging liberal ang mga klase ng programa kasama na ang genre ng comedy. Cake, favorite ko yan eh. Alik ka na, alik ka. Mainit ba? Dito isinilang ang Palibhasa Lalake. Well, after the dictatorship ended, Johnny Manahan moved here, okay? And sabi ni Johnny, what do you want to do? Sabi ko, I want to do a male version of Eka si Babae. Sabi, anong title? Palibhasa Lalake. Anong ginawa mo? Diyos ko naman, alam nyo na nga eh, tinatanong nyo pa sa akin. Huh? Ay, hindi mo sabihin, nilapang mo si Odin? So what was the magic ninyo ni Johnny Manahan? I heard na usap lang kayo ng konti, batuhan lang, and then you got okay. It. Okay, usap lang kami, jamming lang kami ni Johnny, huli na yon. With Palibhasa. Oh, with Palibhasa kasi they brought in another producer si kasi yun yung first partnership ng ABS-CBN with Regal, di ba? When ABS reopened, okay, ABS asked the help of Regal to provide the stars for ABS. And during that time, ang namamayagpag ang mga Regal stars. 1970s din na magsimulang mag-direct sa mga palabas sa TV noon si Johnny Manahan. Pero bago pa man maging direktor si Mr. M, isa siyang visual artist, painter at eskultur. Sa katunayan pa nga, nakatanggap siya noong 1979 ng Special Citation Award mula sa Paris Biennale of Art. To be a comedy director, you have to have the timing and you should have a funny bone. But as a whole, he's a quiet person, a very good friend, and he's really dedicated to his craft. Tahimik na tao lang si Direk Johnny Manahan, pero may naitatago din siyang kulit, lalo na kung kasama ng mga bida ng Palibhasa Lalake. Si Mr. M, gusto niya yung natural na comedy din. Yun naman ang maganda kay Mr. M. Mabilis siya, mabilis. Tapos nakukuha niya, nakakapture niya yung comedy, yung raw comedy. Gusto niya yung, ayaw niya yung masyadong blocked o masyadong rehearsed. Aside from the script, yung buo nun, yung pinagsamahan namin lahat, na magkaramihan doon yung mga inner jokes namin. Yung basa na may, it all started as a real joke lang talaga. Akala namin tapos na. Pero nag-click yan, gusto ng tao ng gano'n.